Kahit nagsimula na ang enrollment para sa mga pampublikong paaralan, tinitiyak ng Department of Education na hanggang sa June 15 ay walang face-to-face enrollment na mangyayari. Ayon kay DepEd Undersecretary Tony Sito Umali, sa ilalim ng utos ng ahensya, hindi kailangan magtungo sa paaralan ng mga magulang para mai-enroll ang kanilang mga anak. Yung ating pong enrollment period, June 1 to June 30, sa atin pong ito pong kalalabas lang po na DepEd order number 8 series of 2020, Kuya Ira, Kuya Den, nakalagay po diyan yung alituntunin kung paano po ito. Very general po yun eh. Consistent with the Republic Act 9155, which talks about decentralization, empowering our schools, the lower levels of governance, if you may, the divisions, the regional offices, to decide for themselves. Iba-iba po yung forma ng pagpapatupad dito. Pero yung general policy po, dito po sa enrollment procedure po natin ay June 1 to 15, Kuya Ira, Kuya Den, wala pong face-to-face o physical na presence going to a school to enroll our children. Inihalimbawa ni Umali ang Lagro High School sa Quezon City kung saan ang mga guro ay tatawag sa magulang ng mga bata para sa unang proseso ng enrollment. Ang mga magulang ay inaabisuhang mag-access sa website ng paaralan para makapag-fill up ng forms. Lagro yes. High School kay Principal Noemi Moncada. Dahil nga ang sabi po namin, walang face-to-face. Kailangan dun sa aming general policy, yung utos ng Ma'am Liling, ang school ang kokontak with respect to grades 1 to 12. Kasi maraming kategory ito, Kuya Ira, Kuya Den eh. Yes. Yung mga nakapag-enroll na. Pero kailangan nating i-confirm para malaman kasi yung iba baka lumipat na ng lugar eh. Yes. Ang sabi yes. po ng DepEd, kayo ang kumontak sa mga bata. Yun. O, paano po ito ipinatupad, Kuya Ira, Kuya Den? Napakaganda. Halimbawa dito sa aking pong paaralan na nabanggit at marami rin pong gumagawa nito. Dahil ito po yung mga bata na nag-enroll na nung early registration campaign natin, January, February. Ito po yung mga bata na malamang dito rin sila mag-enroll kasi may mga enrollees tayo, grade 2. Or rather, Lagro High School, grade 7, growing to grade 8, 8 to 9. Tinawagan po yan. Meron na po tayong kasing records. Yan naman lahat yan eh. At sinabihan po sila, mag-access kayo doon sa may access sa online. Meron pong web page or website ang paaralan na ito at halos lahat po ng aming paaralan ay may mga website. At doon, you access online yung forms, you complete that, and the survey that comes after the forms. Pre-enrollment ang tawag ng DepEd sa prosesong ito na gagawin sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Gagawin ito sa pamamagitan ng tawag, text at online. Ang mag-asawang guro na ito mula sa Bataan habang nasa bahay, sabay na nagtatawag ng kanilang mga estudyante para sa pre-enrollment process. Si Ren Songko ay senior high school teacher sa Dr. Victoria B. Roman Memorial High School at ang asawa niya naman na si Sheila Marie Songko ay senior high school teacher sa Pablo Roman National High School. Ang tao ng Brigada Eskwela na nakasanayan ng gawin ng mga guro, estudyante at mga magulang magiging kakaiba sa ngayon. Dati-rati sa panahon ng Brigada Eskwela, tulong-tulong ang mga guro, magulang at mag-aaral sa paglilinis sa mga paaralan. Ngayon dahil sa pandemic ng COVID-19, magiging virtual din ang offline Brigada Eskwela ng DepEd. Sa ilalim ng virtual Brigada Eskwela, palalakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong grupo upang magpatuloy ang learning continuity plan. Kabilang dito ang posibilidad ng makahanap ng mga tutulong sa mga paaralan at komunidad para masigurong may angkop na gamit para maayos na maitawid ang blended learning para sa kasalukuyang school year. In partnership with a non-government organization like Lions Club, for example, Miss Jasmine, mangyayari po yung disinfection ng schools at pati rin po sa pamahalaang lokal dahil sila rin po ay may kakayanan na gawin yan. So meron pong mga tinukoy tayong mga aktibidad
suggested partnership activities, pati po yung nabanggit po ninyo, so walang gadget, pwede po nating matukoy dahil may mga private partners po tayo at sa totoo po lamang may mga nagkukumit na magbibigay po itong mga gadget na ito, hindi lamang po sa ating mga guro kundi sa mga mag-aaral. Doon po maaaring pumasok po yung konsepto ng bayanihan na isinusulong po ng Brigada Eskwela at Open Balik Eskwela. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, bago pa man formal na mag-umpisa ang pre-enrollment process, mahigit 1 milyon ng kabataan ang nairehistro para sa pagbabalik eskwela. 1.4 million na ang mga kabataan na nag-indicate na gusto nilang bumalik sa ating school system. At hindi pa, wala pang kasi ngayon ang formal day of enrollment, pero sa sinabi ko na nga kaninang umaga during our opening na ang Region 7 75% na ng projected enrollment na attain na. Wala pa itong lahat ng mga back-to-back activities, wala pa yung formal enrollment. At saka may mga eskwelahan na tayo na overbooked ba, kung baga sa aeroplano, ang daming nag-indicate at nagre-reserve at gustong mag-enroll. Ito ay nagpapakita na yung central value para sa hindi nakarinig sa sinabi ko kanina, ang pinaka-importanteng value sa atin sa mga Pilipino ay ang value ng edukasyon. Dahil mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na hindi siya papayag na bumalik sa paaralan ng mga bata hanggat walang natutuklas ang bakuna kontra COVID-19, blended learning ang pinaghahandaan ng DepEd. Sa ilalim ng blended learning, gagamitin ng radyo, TV at internet para sa pag-aaral ng mga bata. Kung wala namang internet, walang tablet at walang computer, ang mga guro'y maghahanda ng printed modules para maituloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa ilalim ng new normal, malabo pang maibalik sa dati ang sitwasyon kung saan ang mga bata'y pumapasok sa eskwelahan, makikipagkumustahan sa mga kaklase at sabay-sabay nakakain kapag recess. Magiging kakaiba man ang sitwasyon, ito ang pinakamainam na paraan upang maiiwas sa sakit ang mga mag-aaral. Donna Dominguez, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.